Patuyo na kami mga kabukid. Last day of harvest. Sana lumabas ang puhunan. Sana mas kung paano may pumatong o may tubo man lang. Meron pa naman. Koko Dek! Kalabo. What's up mga kabukid? Well, kami po yung player dito. Si Arnel, si Andy, si Unyor, tsaka si Dick. Iwanan mo na isang condom. Dick. Baka mapuno na yung piscades. Lumabas na ikaw niyan, basa na lang kasi baka puno na yung piscades. Kaya lang kung ano, hindi mo sabi ko at sila natatala sa akin. Asa may bilog? Ano sa baba? Kaya si Dara yung natatawag kasi. Parang hindi lang sabi ka lang. Hindi lang magpaytay. Ha? Ayaw nga. Nandiyan mo nga. Kasi mo ko na. Hindi. Dami followers niya pag post ganyan. Shit! Kuha sa video yun. Hindi nyo binig sa video yun. Para lakasin ko pa sa... Kung datang malaman lang sa kanila. Kung mo rin papalawakin, masurado. Saan mo din, ano din, dito. Ang piyupan. Tayo din. Ayak, wala na bro. Dito na mo. Dito na Ito yung ano-ano? Iyan eh.
Ano? Hindi. Relax. Ayun eh. So mga kabukid, ito na po yung kabuuan ng ating na-harvest. Ito na rin yung konting natin kung kumita tayo lahat-lahat, ano. 5 araw po tayo nag-ara. Ito po yung mga good, ito yung medium, at ito yung mga small. First day po, naka 35 kilos tayo, isang buyer lang. Second day, naka 289 kilos. So meron tayong medium na 12 kilos. Nung third day po, naka 420 kilos tayo. Yun, marami sila. So may medium na 60 kilos. Nung fourth day, yan, naka 408 kilos tayo ng good. 22 medium, 17 na small o reject. Last day po, ito na yung kahuli-huli ang harvest natin. Naka 160 tayo, 47 medium, 15 na small. So kung kukwentahin nyo po, 1312 ito na yon. Pinag-plus-plus natin lahat. Good, medium, reject. Naka 1,535 kilos po tayo lahat. Ang presyo po ng good natin is 100 pesos. Benta po tayong 131,200. Sa medium naman, 75 pesos po per kilo ng medium. 14,325. 32 reject. Farm gate po ng reject is 60. So naka 1,920 tayo. All in all po, pag pinag-plus-plus nyo yan, 147,445. Naging po ng tuho natin, 106,634. Ile-less po natin, 147,445 less 106,634. Ito po yung naging tubo natin, 40,811. Yan, kaya lang, mas maganda po sana ang kita. Kung lahat po sana good. Ngayon po, medyo maliliit yung mga alaga ko. So, ganun lang mga kabukit ng pag-aalaga ng tilapia. Nasa similya po ang buhay natin. Pag maganda ang similya nyo, madaling lumaki ang tilapia. Umabot po kasi siya ng 5 and a half months. Dapat mga 4 hanggang 5 lang para hindi tayo padagdag na padagdag ng pagkain. Tapos sa pag-aalaga ng tilapia, walang lugi dyan. At bukod sa magaanang trabaho, tabas-tabas pilapin lang. Ang kalaban lang po natin sa tilapia, sa pag-aalaga ng tilapia is yung fish kill. Kung natin may iwasan yun. Talagang buong Pilipinas pag nag-fish kill, damay po tayo dito lahat-lahat. Maski yung iba, maski nag-fish kill, lalabas pa rin kahit papano ang puhunan nila. Masat okay po ang pag-aalaga. Tapos maganda fingerlings mo. Kikita at kikita. Higit sa lahat, kailangan maganda po ang market sa lugar nyo or marami na mamakyaw ng tilapia, mga kabukid. So at last mga kabukid, nayari din ang aming harvest. Ito, pangod ng mga bata, mga taga-sahit ko, kay Andoy, kay Arnel, yun, taga-luto namin, sinanong, yung aming cook. Ito na yung kinahinatnan mga kabukid ng ating inarbisan na patuyuan na. So yun lang mga kabukid ang ating last episode ng ating pag-aalaga ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Sana nasundan nyo yung iba pang mula episode 1 hanggang itong huli. Sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, Benes Channel, please subscribe na. Salamat po sa inyo mga kabukid. Minamalat na ang tao.